isang MMA fighter daw pala ang nakaalita ni Jamie Malonzo. Kaya napuruhan nga daw siya ng gusto. Humingi na nga din siya ng sorry dito kay Commissioner Willie Marshall sa nangyaring gulo sa kanya. At paglipat ni Brandon Gonzalez Rocher sa TNT ay hindi na nga daw nagulat ang mga fans na alam nilang darating nga sa punto naglipat nga rin siya dito sa main team ng MVP Company. Yan ang topic natin sa video na ito mga Kao Sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan ang aking channel sa pag-like and subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayong ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Dahil nga sa issue na kinahantungan ni Jamie Malonzo, humingi na nga at nagkausap na daw sila ni Commissioner Willie Marshall tungkol sa issue na nangyari na gulo. Dahil nung una ay hindi daw alam talaga ni Kume kung nasaan nga siya at wala nga siya sa Gilas lineup laban nila dito sa Chinese Taipei. Kaya naman nung tinanong niya nga ang namumuno ng SBP na si Alpan Lillo, doon niya lang nalaman na nasangkot pala sa isang gulo itong si Malonzo, kaya absent nga siya that game. Pero kahit pa paano, humingi na nga ng sorry itong si Malonzo dito ay Kume at dito sa SBP kung saan nasangkot nga siya sa isang gulo. Ayon daw kasi dito kay Malonzo, miscommunication daw ang nangyari kaya umabot nga sa hindi maganda ang nangyari na yon sa isang fast food chain. Hindi rin inaasahan ni Malonzo na aabot daw sa ganun at na-videohan pa nga ang pangyari. Kaya abot ang hingi ng sorry ni Jamie dito kay Kume at pinatawad din naman siya nito habang nag-uusap sila. Pero during the game, may iniinda pa daw talaga itong si Malonzo kaya isa rin nga sa daylan kung bakit hindi nga siya nakalaro at hindi lang dahil nga napaaway siya. At ayun nga ang nabalitaan daw dahil isang fighter daw ang nakaalitan nga ni Jamie Malonzo kaya baka napuruhan nga siya at di na nakapinaglaro. Mabuti na nga lang ay humingi agad nga siya ng tawad kasi kung hindi ay baka umabot pa nga sa punto na patawan nga siya ng suspension ng PBA. At ang pinaka-worst ay hindi na nga siya makapaglaro dito sa Gilas. Dahil ayun nga, iniiwasan nga ng SBP na magkaroon nga or masangkot sa isang gulo ang mga players nila. Lalo na, parang nakainom pa nga si Malonzo that time. Parang wala daw kasing disiplina siya, knowing na athlete nga siya at nire-represent niya ang Philippine team. Ang importante ngayon ay magpagaling na nga itong si Malonzo sa inaabot niya sa away niya doon ha. At magpagaling na kung anong injury nga ang iniinda niya. Magpanamin na din muna siya sa issue niya at mag-focus na din sa paparating na Philippine Cup this end of February. Sa malamang dito sa nangyari nga dito kay Malonzo, madami siyang natutunan ngayon being basketball player. Lalo na, daladala niya pa nga ang ating bansa. At bukod pa doon, magiging lesson nga din ito sa kapwa niya athlete dahil manganib nga ang pagiging part nila sa team. At baka madamay nga din ang pagiging license nila na professional basketball player. Good luck sa iyo Malonzo. Alam na mga tao na malalagpasan mo din ang kinakaharap mong issue ngayon. Sa kabilang dako naman ay ang paglipat nga ni Brandon Gonzalez Rocher dito sa TNT Katropa. Hindi na nga kagulat-gulat na malipat nga si BGR dito sa lumalabas na main team ng MVP team na TNT Katropa dahil sa ilang beses nga na nangyari yan. Karamihan ng star player kasi ng NLEX ay napupunta nga sa TNT at nagiging stopover lang madalas ang team ng NLEX tapos nilipat yan nga dito sa TNT. Halos every conference, papalit-palit sila ng mga players at napupunta nga sa sister team nila at wala ang involved ulit dito ang Blackwater sa trade ha. Bali ang nangyari nga, BGR to TNT, Yusef Taha plus Ato Ular to NLEX, JD Tongkab plus Justin Chua to Blackwater. Magsasama nga ulit sa isang team ang magkapatid na Gonzalez Rocher na iisa nga din na inaabangan ng mga tao. Kaso medyo lugi nga lang dito ang Blackwater sa tingin ko ha. Dahil magawa nyo na hindi naglalaro itong si Justin Chua dahil sa ACL injury na tinamasa niya sa pagkakalam ko. Ilang games lang ang nilaro niya sa TNT nung napunta nga siya dito kaya hindi nga siya napakinabangan. Pero dahil nga sa trade na nangyari na ito mga Kao Sports ay madaming mga PBA fans na naman nga ang nagagalit dahil kada gagawa na nga lang ng trade ang mga big companies ay laging involve ang mga farm team na lumalabas. Tapos pabor nga lagi sa kanila ang mga trade na tila paulit-ulit nga lang nangyari.
Hindi na nga nagiging balance ang mga teams dahil kung sino pa yung malalakas na team ay patuloy na lumalakas. At habang yung mga mahihinang team ay laging nakukuhaan ng mga star player at parang hindi nga naririnig ng nakatataas sa PBA kung ano ang hinanaing ng mga fans. Ganun pa man, kailangan na lang ng mga tao na mag-move on dahil sila pa din naman ang may hawak na liga, itong PBA. Wala silang magagawa kung hindi manood at suportahan ng PBA. Ang kaso lang, dahan-dahan lang nababawasan ng mga viewers dahil nga sa nangyari at mas nagkaka-interest na silang manood ng ibang liga. Kumbaga, ang inaabangan na lang ng mga tao sa PBA ay ang pagpasok ng playoffs dahil alam na nila na big companies din ang maghaharap-harap sa Final Four ng liga. Sana nga mga ka-O-Sports, masolusyonan na talaga ito ng PBA ang matagal nang hinanaing ng mga fans. Dahil kada conference ay may trade na nangyayari or nagaganap, tapos feeling ng mga tao ay lopsided trade na nangyayari lagi. Tapos hindi nabibigyan ng chance na umangat ang mga nasa bottom lag na team. Mas iba pa din kasi kung mga nasa baba naman ang lumalaban nga sa playoffs, para at least maiba naman ang mga maglalaban at aabangan ng mga tao yan for sure.